araw. Ngayon ay meron tayong isang aralin para sa musika sa ikalawang linggo. Relates images to sound and silence within a rhythmic pattern. Ang mga tunog ay may iba't ibang katangian kapag ating narinig. May malalakas, may mahihina, at may masarap pakinggan. Mayroon din namang masakit sa pandinig, at mayroon ding tahimik lamang. Ang bawat tunog ay may kani-kaniyang gamit sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ating alamin ang malalakas at mahihinang tunog base sa ating nakikita sa paligid. Panandalian tayong magbalik-aral mula sa narinig nating kaninang awitin. Paano kinanta ang awit na pagbati kanina? Binati mo na rin ba ang iyong guro sa parehong paraan? Ngayon ay batiin mo ang iyong guro sa mahinang boses. Ngayon ay batiin mo naman siya sa malakas na boses. Aling pagbati sa tingin mo ang angkop gamitin? Mahina o malakas? Ngayon ay tingnan natin ang mga larawan na makikita mo sa iyong monitor. Sabihin kung ito ay nakalilikha ng malakas o mahinang tunog. Muli, sasabihin mo lang ay malakas, mahina. Pakiulit. Malakas, mahina. Una ay cymbals. Malakas o mahina? Ikalawa, ulan. Malakas o mahina? Ikatlo, kumakahul na aso. Malakas, mahina? Ikaapat, bell. Malakas o mahina? Pusa. Malakas o mahinang tunog? Ngayon ay nalaman na natin ang pagkakaiba ng malakas at mahinang tunog. Lagi nating tatandaan, ang musika na may mahina at malakas na tunog ay nagpapahayag ng iba't ibang kaisipang pangmusika. Ngayon ay gawain mo. Kilalanin ang mga sumusunod na tunog na naririnig sa paligid. Isulat ang hayop o bagay na tinutukoy ng bawat tunog sa bawat bilang. Sabihin lamang kung ano kaya ito. Una. Ano kaya ito? Malakas o mahina? Tama, malakas. Ito ay isang aso. Sumunod. Ano naman kaya ito? Malakas o mahina? Tama, mahina. Ano kaya ito? Magaling! Ito ay isang ibon.
malakas o mahina. Magaling, ito ay isang trumpeta. At ang panghuli? Malakas o mahina? Ano kaya ito? Magaling, ito ay isang telepono. Ngayon ay mayroon na naman tayong natutunan sa musika. Magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!